Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ah, kaya natin to, kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig kami sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubing ng isang living tinawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban kami ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na pabayak at malaya. Ikaw ba'y bata? Kung ganon, may mga karapatan ka. Kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, pagtanggol at tanghal ang ating mga karapatan. Dahil, kaya natin to, kids! Magandang umaga sa lahat na sumusubaybay sa Kaya Natin To, Kids. Unang linggo po ng buwan ng Nobyembre. November 3 na, mga kaibigan. Good morning sa lahat ng tagapakinig sa napakagandang programa na inyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga. Alas 10 hanggang alas 11 ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama pa rin po natin ngayong umaga ang ating napakagandang tita na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. I love it! Napakaganda nyo rin sa umagang ito at napakaganda ng ating mga tagapakinig. Kapiling po natin ang nako magagandang mga kids sa umagang ito, si Angel Crisostomo, 13 taong gulang, at si Princess Mandia, 14 na taong gulang, kapwa mula sa Tondo, Maynila. Ang Kaya Natin To, Kids, iprogramang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na LG, ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, radio, drama, talent at marami pang iba. Naalala mo pa si LG nung nakaraang linggo, ha? Si Angel na yan. Oh, syempre mas maganda kay LG yan, di hamak. At tandaan niyo po, ating mga tagapakinig, ang programang Kaya Natin To, Kids, ay daluyan po natin ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at ng buong komunidad. Gayon din ang kanilang mga issue at pakikibaka. Git sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata. Paano ito ay pagtatanggol ang ating mga karapatan? Gayun din, syempre, ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. E tingin nyo ba, Princess Angel, may magagawa kayong mga bata? Syempre, kasi kaya natin to, kids! Ang programa pong ito ay inihahatid sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya talina kayo at makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Isang napakasaya, napakaganda umaaraw na linggo ng umaga sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa atin sa Kaya Natin To, Kids! That's right, Tita Jang! Magandang-maganda nga ang linggong ito. Dahil bukod sa magkakasama na naman tayo, ngayong beautiful Sunday morning ay nasa 5th buwan na tayo ng ating radio program. Very true, Princess. Last week nga ay nakasama natin si Agay Batham ng Salinlahi Children's Collective sa ating episode ng pagpupugay sa mga nanay na nakikipaglaban para sa pagbabago sa ating bansa. Totoo nga yan, at dahil nga last Sunday ay National Women's Day of Protest, ay kinilala natin ang mga kapuri-puring ambag ng mga nanay at mga kababaihan para sa panlipunang pagbabago. Siyempre pa, bukod sa ating mga nanay, na ikwento din sa atin ni Agay ang magagawa nating mga bata para makatulong hindi lamang sa ating mga nanay na patuloy na kumikilos, kundi tayo mismo bilang bata kung anong pamaraan ang ating maiaambag. Siyempre pa,
Narinig din natin ang isang napakagandang awitin, pinangmagatang supling na ibinahagi din sa atin ni Agay. Oh, kaya mga friendships, kung kayo po ay may mga tanong o comments, mamaya pag-uusapan natin. Sex trafficking. Aba, ano ito? Baka interesado kayo ha at meron kayong mga tanong. Pwede kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Kung kayo po ay smart user, pwede po kayong mag-text sa 0921-431-1044. Ulitin natin ha. 0921-431-1044. At kung kayo naman po ay Globe user, pwede po kayong mag-text sa 0927-863-7771. Ulitin natin ha. 0927-863-7771. Ang ating RMN hotline, 882-2376. O kaya ay sa mga telepono bilang 882-2376. Para sa mga Sun users, mag-text sa Kaya Natin To Kids hotline sa 0943-554-7952. Maaari nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. Follow nyo lamang po ang Kaya Natin To Kids. Pumunta lamang sa www.twitter.com/kayanatintokids at i-tweet nyo sa amin ang inyong mga katanungan, komentos, pagtingin. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page na Arxeya sa www.facebook.com/arxeyachildrights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari ding pakinggan ng ating mga friendships ang mga episode ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/kayanatintokids. Samahan nyo rin kami sa live streaming ng RMN sa www.rmnnews.com/tv. Correct! Kaya mga friends, baka may nagbe-birthday dyan. O, text na, tawag lang, at tweet lang at i-like ang Kaya Natin To Kids. Bonggang-bongga ang chikahan mamaya, kaya antabay lamang kayo ngayong linggo ng umaga. Pero bago yan, papakinggan po muna natin ang balitang bata na ihahatid sa atin ni Angel Crisostomo mula pa rin syempre sa Tondo, Maynila. Balita mula sa matalang bata, balitang bata. Para sa balitang panahon, ayon sa PAGASA, ang Palawan at Mindanao ay magiging maulap na may katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, pagkidlat, paggulog, maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Cagayan Valley ay magkakaroon mahinang mga pag-ulan. Kamaynilaan at matitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may pulupulong dagli ang pag-ulan, pagkidlat, paggulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan, ang iiral sa hilagang Luzon at mga baybayin dagat. Ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan at silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Para sa iba pang balita, sinalanta nitong nagdaang linggo ni Hurricane Sandy ang East Coast ng Estados Unidos, kung saan nag-iwan ito ng humigit-kumulang 50 patay. Ang naturang hurricane ay lumabas at tumindi ang nagdulot ng pinsala dahil na rin sa pagsanib nito sa isang winter storm na nabuo rin sa lugar na dinaanan ng hurricane. Naganap ang naturang sakuna ilang araw bago idaos ang US presidential elections. Mula sa Bata News Street Network, ito si Angel Crisostomo, nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Mga nanay, mothers, mga mommies, mudra bells, mga ate, napakinggan na naman natin ngayon ang inaabangan ninyong segment. Itong ating mga tips para kay nanay. Nako, interesting ito ha, para sa mga gustong magpa-beauty. Ikikwento yan sa atin ngayong umaga ni, nako, sino ba magkikwento sa atin? Si Nanay Fe Crisostomo. Mula pa rin syempre sa Tondo, Maynila. Asa na nga ba yun? Hindi ko siya makita. Ayan, aantabay lamang po kayo sa ating mga tips sa umagang ito.
Alam nyo ba ang pagkain ng papaya ay mainam sa katawan ng sa balat ng bata? Hello, ayan. Sige, Nay. Nakabukas ba ang microphone ni Nanay? Alam niyo ba ang pagkain ng papaya ay mainam sa katawan ng at balat? Pero magagamit din natin ang papaya sa mismong balat natin para mas malusog at makinis ito. Ang papaya ay nagtataglay ng mga antioxidants na makakatulong upang mapangalagaan ang ating mga skin cells laban sa pre-radical damage. Nagbibigay din ang papaya ng alpha-hydroxy acid na makakatulong magtanggal ng mga dead skin cells at mababawasan ang skin aging. Matapos kumain ng papaya o gumawa ng papaya shake, maaari nating gamitin ang pinagbalatan mula sa kinainang papaya. Marahang ipahid ang natirang papaya sa ating mukha. Pabilog na paraan ng pagpahid at gawin sa 30 segundo para ma-exfoliate at mapalambot ang balat. Magbalnaw ng maligamgam na tubig pagkatapos. Para sa natural na ganda ng ina, ito po si Nanay Penantundo, Manila, para sa tips para kay Nanay. Kami ang mga tagapagmana ng mundo, ang tinig kami sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubing ng isang kripit tingawa. Yan, maraming salamat Nanay Pe, at nagbabalik tayo sa ating kwentuhan ngayong umaga. Uy! Nga pala, kumusta ang bakasyon? Mabuti naman po. Nakapunta ba kayo sa inyong mga mahal sa buhay na pumanaw na? Nakabisita ba kayo sa sementeryo? Opo. Eh ikaw, Angel? Opo. Saan kayo nagpunta? Ano, North Cemetery. Sa North Cemetery, ikaw? Sa Malabon po. Sa Malabon. Kumusta? Hindi ba masyadong maraming tao? Masikip? Sikip, sobrang sikip. Sobrang sikip! Eh, ikaw naman, princess. Ano po, maluwag lang po kasi po, private po yun eh. Ah, so ibig sabihin, siguro no, pag private, konti lang yung nakalibing, hindi kagaya sa North Cemetery, talagang siksikan. Opo. Eh, nakakatakot dyan kapag may mga nawawalang mga bata. Doon ba, may naobserbahan kayo, mga batang naliligaw, nawawala? Sa inyo, LG, kasi mas masikip sa North Cemetery, di ba, Angel? Opo. Oh, meron ba? Meron po, madami. Madami? Mga ilang taon? Mga bata pa po eh. Tansya mo, mga 5 years old, ganyan, 4? Opo. Nako, nakakatakot yan, nakakatakot ha. Kaya pag nagpupunta kayo sa mga malls, sa mga simenteryo, mga matataong lugar, ingatan po ninyo yung mga bata. May kaugnayan yan sa pag-uusapan natin ngayong Linggo ng umaga, yun ngang sex trafficking. Kaya kung may tanong kayo dyan, o di kaya may pagbati, pwede kayong mag-text sa 0921-431-1044 o sa 0927-863-7771. At katulad nga nung ating mga kaibigan dyan sa Mindoro, magandang umaga sa inyo. Hello kay Lola Nani at Lolo Hill sa Mindoro mula kay MK. At sino naman yung nagpapabati na yan, princess? Hello kay Oro, Rico, Shalom, RP papunta silang Ipugaw ngayon at kasalukuyang nakikinig sa Kaya Natin To Kids. Oh, ang saya naman. Kami ang kasama ninyo sa inyong pagbiyahe. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Belated happy birthday kay Papa Boy. Nag-birthday siya kahapon. Magandang umaga sa inyo. Binabati ko po kayo at belated happy birthday rin kay Lola Lucy. Magbabalik tayo sa ating masiglang kwentuhan mamaya kaugnay nga niyang sex trafficking. Pero bago yan, ilang mga paalala po muna. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po, si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Ang demolisyon ay nangangahulugan ng dislokasyon. Para sa mga bata, nangangahulugan ito ng paghinto sa pag-aaral, pagkawalay sa kaibigan. Ito po si Kinatawan Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang demolisyon at manindigan para sa on-site rehabilitation ng mga maralitang tagalungsod. Kami ang mga tagapagmana ng mundo.
Babalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako si Princess, kasama si Tita Jang at si Angel. Welcome back! Nako, wait lang mga kids ha. Katulad ganong paalala ko sa inyo kanina, mag-ingat palagi! Lalong-lalo na, nako, baka may mga batang naligaw, nawala doon sa kanilang pamamasyal ngayong long weekend, lalong-lalo na sa mga masisikip na sementeryo. Nako, mag-ingat. Dahil katulad nga nung nabanggit kanina, tumataas yung bilang ng kaso ng child trafficking at sex trafficking. At ito, trafficking, pero ibang klase ng traffic naman. O, traffic update daw, ano, mula doon sa ating mga kasama dito sa RMN. NLEX, light traffic flow from Balintawak to Santa Ines, at sa SLEX naman, light traffic flow din mula sa Alabang. Kaya ingat-ingat po, kahit light ang traffic, nako, baka nag-overspeeding kayo ha. Ingat-ingat po sa inyong pagbiyahe para po tayo'y makarating ng maaliwalas at matiwasay. Pero ibang klaseng traffic itong ating nababanggit sa ating pinag-uusapan ngayong umaga sa Kaya Natin To Kids. Ito ngang child trafficking at sex trafficking sa mga kababaihan at mga bata. Talaga? Tita Jong? Ano po ba ang sexual trafficking? Alam mo, Princess, ito yung pagtatransport ng mga bata at kababaihan. Ibig sabihin, nililipat sila mula sa isang lugar papunta sa isa ibang lugar. Mula sa kanilang tahanan o komunidad, papunta naman sa ibang lugar para, nako, ikalakal yung kanilang katawan. Nako, bakit naman po kaya nangyayari ang ganyang mga bagay? At sa pilitan po bang ginagawa iyan sa mga bata at kababaihan? Hay nako, malungkot talaga dahil sa pilitan nito at sa iba't ibang mga kaparaanan. Nako, mahaba-habang usapan yan, at upang mas masagot pa ang mga tanong ninyo at kung may mga tanong din yung ating mga tagapakinig, meron tayong bisita na magbibigay linaw sa isyung ito. Mm-hmm. Kaya aantabay lamang kayo. Nabanggit ninyo na ang salinlay. Mm-hmm. At nako, siya nga, tadako na tayo ngayon sa ating segment. Ito nga yung ating segment na magtatalakay ng mga mahalagang issue at usapin sa linggong ito. Ito po ang ating segment na Usapang Bata. Usapang Bata! Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa sex trafficking sa mga bata at kababaihan. Makakasama natin sa usapan na yan si Tita Queen Rekyoma ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns. Usap tayo, kids! Magandang umaga, Tita Queen! Magandang umaga rin sa lahat ng tagapakinig ng Kaya Natin To Kids. Tita Queen, yung microphone mo, bumati ka ulit. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng Kaya Natin To Kids, lalo-lalo na sa mga bata at mga mothers. Yan, good morning, Tita Queen. Tita Queen, maaari nyo bang ikwento sa amin kung ano itong organisasyon ninyo sa Salinlahi Alliance for Children's Concerns? Ang Salinlahi Alliance for Children's Concern ay pambansang alyansa ng iba't ibang mga organisasyon at institusyon na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata. Ito rin ay nagkakampanya para sa iba't ibang issues na sangkot ang mga bata at paglabag sa inyong karapatan. Nabanggit ninyo na ang Salinlahi ay binubuo ng iba't ibang mga organisasyon at ito nga ay isang alyansa. Ano po ba ang mga advocacies ng Salinlahi? Ayan, dahil nga sa kinikilala ng Salinlahi Alliance for Children's Concern ang partisipasyon ng mga bata, kami ay tumutulong ngayon para bumuo ng iba't ibang mga cultural organization sa iba't ibang mga komunidad, lalo na sa mga komunidad na merong organisasyon ng Gabriela. Mm-hmm. Busy talaga itong Salinlahi. Kaya nga pala last week, di ba, si Agay, taga Salinlahi Children's Collective, ang husay kumanta. Oo, miyembro din siya ng Children's Collective. Yun yung organisasyon ng mga bata na Salinlahi din yung tumutulong sa kanila para makapagbigay sila o mailabas nila yung kanilang iba't ibang mga talento. Aba, ang dami-daming mga tinatanganan at kinakampanyang mga usapin itong Salinlahi. I'm sure kabilang dito yung sex trafficking, di ba? Ano bang posisyon ng Salinlahi sa usaping ito? Ayan, syempre kung yung usapin nga sa sex trafficking ay yung posisyon ng Salinlahi dito, syempre pagtutol o tigilan yung pagta-traffic, lalo na ng mga bata, na sila yung mga
inosente sa mga ganitong klaseng kaso. Mm-hmm. Kanina nga binabanggit natin ano at naikwento nga ng ating mga kids yung mga bata na naliligaw at nawawala doon sa mga sementeryo kapag ka masisikip. O di kaya doon ba sa lugar ninyo may mga nababalitaan kayong ganito, yung mga nawawala yung mga bata at kababaihan tapos hindi na nalalaman kung saan napupunta. Ikaw, princess, may ganun ba? Meron po. Anong nangyayari? Anong mga kwento? Ano, dinala po siya sa ano, madilim na lugar. Tapos parang binana siya yung ben. Parang hinaras. Aha. Yun, parang, kumbaga, dinukot siya, tapos opo, hinara siya. Yan. Pero nakauwi naman siya pagkatapos nun. Hindi rin. Opo. Oo, nakakatakot yan, ha? Lalo na nung nakaraang linggo, nabalitaan din natin yung karumaldumal na pagpaslang dun sa isang dalaga, kagagraduate lang, na taga UST. Doon naman ito naganap sa Cavite. Yung tinadtad ng saksak at sabi nga ang balita pa ay pinagsamantalahan. Siyempre, nakikiisa ang Kaya Natin To Kids at kasama natin ang pamilya sa panawagan para sa hustisya. Eh sa inyo naman, Angel, nabalitaan mo ba yung mga ganito, mga babaeng dinudukot o kaya mga bata dinudukot o kaya nililipat sa ibang lugar? Opo. Anong mga nangyayari naman sa kanila? Nakuha po ng mga sindikato. Mga sindikato, tapos? Para saan? Para po ano, pag nagbibenta po ng mga ano, shabugan, mga droga po. Ah, iba naman ito, no? Hindi lang sex trafficking, ano? Pati yung pagte-traffic din sa kanila para at ginagamit ng mga sindikato para nga halimbawa, yun nga sa pag paghahatid, no? Ginagawang runner, no, ng mga sindikato o di naman kaya yung mga bata, yung iba rin mga lalo na kung mga babae, no, yung dinadala sa mga clubs, no, o ginagawang mga sex slaves na tinatawag. At mahalagang usapin 'yan kasi naku, laganap na laganap yan ngayon at nakakatakot yan para sa ating mga bata. Ayan. O, kaya mamaya kung meron kayong mga kaso dyan ng sex trafficking, saan man kayo ngayon na nakikinig sa Kaya Natin To Kids, kung meron kayong nais ibahagi ng mga kaso o di naman kaya ay may mga nais kayong ibahagi ng mga kwento kaugnay niyan, pwede po kayong mag-text, tumawag, o di kaya ay mag-iwan ng mga komento sa aming Facebook page at Twitter account. No, at yung ating mga tagapakinig, babae man o lalaki, kung ano man ang inyong nais i-share, lalong-lalo na sa ating panauhin mula sa salinlahi na si Tita Queen, aba, pwede po kayong mag-text o i-dial lamang ang numero ng ating telepono kung kayo po ay smart user sa 921-431-1044. Kung kayo naman po ay Globe user, 0927-863-7771 at komento sa twitter.com/kayanatintokids. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Kaya Natin To Kids. Ngayon po ay 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At break po muna tayo. 558-BZXL. Balik po ang Kaya Natin To Kids at kasama pa rin po natin si Tita Queen Ricoma ng Salinlahi Alliance for Children's Concern. At kasama niyo pa rin po ako si Princess. Nandito rin po ako, si Angel. At ako naman po ang inyong Tita Jiang Monte. Ayan, Queen, kanina bago tayo mag-break, napag-usapan nga natin itong sex trafficking sa mga bata at kababaihan. Eh, may mga kinikwento pa nga si Princess at si Angel. Eh, gano nga ba katalamak ito? Uso pa ba 'to? Oo naman. Yun nga, isa ayon dito mismo sa tala ng NSCBEV. Halimbawa, noong 2011, meron ng 58 cases of child trafficking ang naisodokumento. At ito ay mga documented pa lamang ito sa Eastern Visayas. At very conservative pa ito kung maisa sa dokumento lamang ang lahat ng sa buong bansa. Madalas kasi dahil ito ay ginagawa sa labas ng bansa, ay hindi ito naisa sa dokumento. Mm-hmm. Eh, Tita Queen, saan po ba dinadala ang mga bata at kababaihan na tinatrafik para sa sexual na pagsasamantala?
Ayun, madalas na nagmumula ang mga biktima sa ng sex trafficking sa mga probinsya at dinadala sila sa mga city o sa mga urban. At sasabihin ay magkakaroon sila ng magandang hanap buhay pagdating nila doon o pagluwas nila. Pero sa huli, ginagamit ng mga bata at kababaihan para sa pang-aliw. O yun nga, binibenta yung kanilang katawan. At yung binanggit mo nga kanina na pwede silang ginagamit na pagbibenta, sa pagbibenta ng droga. At yun nga, pwede itong gawin palabas ng bansa. Sino-sino po ba ang gumagawa ng ganitong pang-aabuso at pagsasamantala sa mga bata at kababaihan? Bakit nila ito ginagawa? Ayun, ayon sa isang pag-aaral, ang mga gumagawa nito ay mga malalaking sindikato at mga illegal recruiters. Marahil ginagawa nila ito dahil na rin sa mahirap yung buhay sa probinsya at mas madali para sa kanila ang makapag-recruit. At sa maraming ang kaso nito sa ating bansa, pero yun, malaking sindikato ito at hindi nahuhuli at naisa sa dokumento kung sino talaga yung mga gumagawa nitong trafficking. Tita Queen, ano po ba ang pinakamayor na dahilan kung bakit nangyayari ang sex trafficking sa mga bata at kababaihan? Nako princess, marami itong dahilan at isa na nga dito yung kahirapan. Lalo na yung binabanggit na galing ang mga bata sa probinsya, matindi rin kasi ang kahirapan lalo na sa mga probinsya, yung mga pamilya ng mga bata na wala rin silang sariling lupa na pwede nilang gamitin para sa kanilang hanap buhay. At kung dito yan sa mga lungsod naman, ay kawalan ng trabaho ng mga magulang. Kaya maraming kababaihan at mga bata ang napipilitan o sapilitang naghahanap ng trabaho. At dahil nga sa mga illegal recruiters ay nasusubo sila doon sa sapilitang pag kuha ng mga trabaho kahit na hindi nila sigurado kung ano yung magiging trabaho nila pag iniluwas na sila ng bansa. Kasi halimbawa, no, dun sa mga, may mga kwento tayong naririnig, diba, sa mga probinsya, pupunta doon, tapos sasabihin, isasama ko na po yung anak ninyo sa Maynila, ganyan, tapos, pwede siyang magtrabaho doon bilang sales lady o di kaya mamasukan siya bilang katulong. Di ba ganun naman yung sinasabi? Tapos, ang syempre, kung mahirap na pamilya, kaya isipin mo, ang saya-saya nga naman makarating ng Maynila. Di ba? Marami bang hanggang ngayon ba? Maraming mga ganong kaso at kwento tayong naidodokumento? Oo, may mga ganong kaso talaga at marami yun. Pero yun nga, dahil sa malalaking sindikato ang mga gumagawa nito at mga illegal recruiters, hindi sila nahuhuli dahil nga hindi ganoon katibay yung ano no yung mga batas na pwedeng magparusa doon sa mga ito, sa mga nagta-traffic ng mga tao. Nabanggit mo may mga batas. Ano ba itong mga pwedeng pwedeng takbuhan na mga batas o di kaya ay mga institusyon na pwedeng pagsumbungan ng ating mga kababayan kung sila'y nabibiktima niyan? Ayun, merong batas yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Pero hindi pa rin ito natutuganan yung problema kasi ano pa rin kahit na merong ganitong batas, hindi pa rin nakakayang tugunan o resolbahin yung pangunahing problema talaga. Na ang problema ay kung bakit natutulak ang mga kababaihan at mga bata sa pagkuha ng mga trabaho sa labas ng bansa dahil wala talagang trabaho o kahanap buhay na nakukuha dito sa ating sariling bayan. Halimbawa, kayo ba princess, may kakilala ba kayo na kahit hindi nila sigurado, sabihin lang, sasama ka namin, may trabaho, papunta doon sa Hong Kong, ganyan. Tapos wala naman talagang malinaw na kontrata, yung ganyan. May mga naluloko pa rin ba? O may mga nabalitaan ba kayong ganun sa Tondo? Meron po. Meron din hanggang ngayon, ano? Ay, hindi ko lang po alam kung hanggang ngayon. Mm-hmm. Pero meron ka na, halimbawa, sa mga kapitbahay mo? Opo. Meron din. Sa inyo, Angel? Hindi ko rin po alam kung hanggang ngayon meron pa po. Kasi, di ba, halimbawa, yung mga sinasabi na makipagsapalaran ka sa ibang bansa, yung mga ganyan, tapos, kami na ang bahala sa passport mo, ganyan. Kasi, mahal-mahal na magpagawa ng passport, dami-daming dokumento. Sige nga, Queen, may mga ganun kayong dokumento. Meron pa rin mga ganun kaso ngayon, kahit na hindi siya sex trafficking, pero trafficking yung ginagawa na halimbawa, may mga illegal recruiters na kukuhanan halimbawa ng passport at lahat ng gastusin. Pero pagdating niya doon sa bansa, halimbawa, matindi din ngayon yan sa mga Middle East, di ba? Yung mga OFWs natin
na kadalasan pagkuha nila ng trabaho ay pagdating nila dito sila ay mga bangkay nang uuwi o mga patay na, dahil nga yun pala ay binibenta sila nung kanilang mga recruiter doon sa mga amo. Mm-hmm. Tapos kinukuha yung kanilang mga passport, mga cellphone, at nawawalan ng contact doon mm-hmm. sa mga nagiging biktima. Eh, pero ang mahirap din talaga dyan, limbawa kung yan man ay para sa domestic help o para sa kasa o sexual slavery, eh ben, napaka-vulnerable, lalo na yung mga minor de edad. Marami rin ba kayong, limbawa, kung kumpara sa mga 20 years old and above o 18 years old and above, may mga bata rin ba? Oo, may mga bata kasi, dahil nga rin yung mga bata ay sila yung mga pinaka-vulnerable na pwedeng maging biktima ng mga ganitong kaso. Mm-hmm. Ano po ba ang dapat gawin upang matugunan ng issue na ito? Ayan. Siyempre, hindi lamang ito sa paggawa ng mga batas, kundi kunin yung partisipasyon ng mga komunidad para makuha o masugpo itong sex trafficking. Pero, siyempre, higit sa lahat, magagawa lamang ito kapag nasolusyonan yung pangunahing talagang problema na kawalan ng trabaho at kawalan ng lupa ng mga kababayan nating magsasaka para hindi na sila maghahanap pa ng trabaho sa ibang bansa. Ano naman po ang tugon ng salinlahi sa issue na ito at ano po ang mga hakbang na ginagawa nyo hinggil sa ganitong usapin? Ayan, ang salinlahi kasama din nung Gabriela ay patuloy na nangangalap ng mga kaso patungkol dito sa sex trafficking. At syempre, patuloy din na nagangampanya upang mas marami pang kababaihan at bata ang makaalam at makaiwas sa trafficking. Eh, sa pagsusulong ng ganitong pagbabago, paano naman kaya tayong mga bata makakalahok dito at makakatuwang sa ating mga nanay? Nako, Angel, napakalaki ng partisipasyon na maaring magawa ng mga bata. Isa na nga dito, yung halimbawa ito, yung inyong pagraradyo para mapaalam sa mas marami pang mga kababayan natin kung ano ba yung mga iba't ibang mga issue na kinakaharap ng bata. At iba pa dito, yung halimbawa, yung ginagawa rin ng Children's Collective na nagkakaroon sila ng mga play o mga skit para maipakita ano yung nangyayari o mga issue ng mga bata. Mm-hmm. At kasama nga dyan yun, napakaraming ginagawa ng Salinlahi Children's Concerns. Mamaya, yung Salinlahi Alliance for Children's Concerns magbabahagi ng ilan sa kanilang mga aktibidad kung paano tayo makikibahagi sa mga ito. Pero basahin muna natin itong mga komentaryo na ipinadala ng ating mga listeners. Sa panahon ngayon, di tayo dapat magtiwala sa mga pang-aakit ng ibang tao. Salamat. Mula kay Ami Habagat ng Palawan. Magandang umaga dyan sa Palawan at salamat sa inyong pakikinig. Totoo yan, hindi tayo dapat magtiwala. Sa mga nagre-recruit ba, Queen, ano yung dapat hanapin ng mga magulang o di kaya ng mga interesadong mag-apply? Kasi yan nga, hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala kung kani-kanino. Siyempre, dapat malaman natin kung talagang tunay at liti mo yung mga recruitment agent na ito mm-hmm. na pumupunta doon sa mga barabarangay. Pero dahil nga sila ay mga nasa sulok-sulukan, may mga ilan din na hindi alam kung papaano yung kanilang gagawin o pamamaraan na gagawin. Mm-hmm. Kasi halimbawa yun, ito kumari ni Kapitan, taga Maynila, ito kumari ni Konsihal. Oo, madalas ganun yung yung mga recruitment mga kapitbahay o kamag-anak, mas ganun pa siya. Mm-hmm. Tapos ang mangyayari pa niyan ito po kaunting tulong namin sa inyo habang wala pang isisweldohin yung anak ninyo sa loob ng isang buwan. Sasagutin namin yan. Antay lang kayo kasi after one month magpapadala na po sa inyo itong anak ninyo ng remittance. Mm-hmm. Maraming mga ganun talagang mga kaso. Mm-hmm. Ako, nakakalungkot naman. Kaya totoo yan, sabi ng ating tagapakinig mula sa Palawan, huwag kayo basta-basta magtitiwala sa mga pang-aakit ng ibang tao. Alamin nyo rin kung lehitimo. Tsaka dapat may mga contact numbers yan. Tsaka yung mga kumpanya na kung saan daw ipapasok yung inyong mga anak, alamin din ninyo kung lehitimo ba itong mga
kumpanyang ito. Sabi naman ni Bobby ng Las Piñas, mawawala ang trafficking kung mawawala ang kahirapan, kagutuman at kawalan ng trabaho at kung mababantayan ang kapaligiran, lalo na yung mga daungan at mga paliparan. Sa karanasan ba ninyo sa salinlahi, nakikita nyo may mga security measures ba na ine-employ o kasi yung iba naman nababalitaan natin, may mga kakunchaba din sa mga airport eh. Oo, yung iba pa nga talagang pinapalusot nila. Mm-hmm. Para talagang ma-give way doon sa kanilang plano o kung saan man pupunta. Meron nga nung nakaraan sa investigador ata ito na panood ko, ay meron yung mga kababaihan, nakakulong sila doon sa apartment. Tapos sa baba ng apartment ay yung kasa. Mm-hmm. Tapos hindi pinapalabas, halimbawa may pagkain, bibigyan na lang sila ng kanilang mga monthly supplies doon sa apartment nila, tapos hindi talaga pinapalabas yung mga kababaihan at kadalasan nga, mga kabataan ito. Mm-hmm. Tapos parang o-order na lang kapag pag may customer, ganyan. Oo. Tapos kung sino na lang yung nandun sa apartment, ibibigay na lang sa customer, parang ganun ang nangyayari. Mm-hmm. Ganun ang kanilang Aliping-alipin ang dating, ano, at talagang aliping, malaalipin talaga itong sitwasyon na kinasasadlakan ng ating mga kabataan at kababaihan na nagiging biktima ng sex trafficking. Kaya ang atin pong pasubali sa lahat, palagi po kayong mag-iingat. No, napakahalaga po ng isyong ating tinatalakay sa umagang ito sa Kaya Natin To Kids. Bago po tayo magpatuloy sa iba pang maaaring pag-iingat na pwede nating gawin at kaalaman kaugnay sa usaping yan, pakinggan po muna natin itong isang awitin mula sa Buklod, ang awit para sa mga bata. Sa gubat ng digmaan.
bang umaabot sa mahigit 30,000 piso ang matitipid nating mga nanay kung eksklusibo nating bibigyan ng breast milk kaysa formula milk ang ating mga sanggol sa loob ng isang taon. Kung kaya naninindigan ang Gabriela Women's Party laban sa anumang hakbang para patampukin ang paggamit ng formula milk kaysa breast milk. Ito'y mangangahulugan lamang ng karagdagang kita para sa malalaking kumpanyang gumagawa ng gatas habang ipinagkakait ang tamang nutrisyon para sa ating mga anak. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang pag-amyenda sa Milk Code. Muli pong nagbabalik ang Kaya Natin To Kids, ito pa rin po ang inyong Tita Jang kasama si Princess at si Angel at ang ating panauhin mula sa Salinlahi Alliance for Children's Concerns sa si Tita Queen. At ayan, oh, sabi ng ating tagapakinig mula sa Las Piñas, madaling-madaling lutasin ang sex trafficking kung aaksyonan ito ng Pangulo, sabi ni Bobby. Ayan, totoo nga naman ano, yung mga binabanggit mo kanina, Queen, kawalan ng lupa, kahirapan, kawalan ng trabaho. Sa totoo lang, di ba, kung may trabaho naman, bakit naman mahikipagsapalaran ka pa at maaakit ka pa sa mga inaalok nitong mga illegal recruiters at traffickers, di ba? Oo. Ayan, at sabi nga natin, sana nga kung may maayos tayong mapapasukan na trabaho, di ba, hindi na kailangan na, limbawa yung mga sa kanayunan kasi sa mga probinsya, sinasanla pa yung lupa para may pamasahe, paluwas ng Maynila, yung mga ganon. Ano. Ang dami-dami nating mga kasong na isa sa dokumento na ganon yung kanilang mga karanasan. Tapos pagdating dito sa Maynila, trahedya naman. Pero hindi lang sex trafficking. Meron ding mga natatraffic para sa organ donations. May mga nababalitaan din ba kayong ganito, Tita Queen? Meron kasi yung ngayon, pero wala pa kasi siyang talagang police report. Mm-hmm. Pero sa mga community, laganap yung mga bata na kinukuha nga yung organ. Tapos binabalik dun sa kanilang pamilya at wala na yung organ. Tapos lalagyan ng pera doon sa katawan ng bata. Tapos may sulat na nakalagay na pasensya na po, kami ay naghahanap buhay lang. May mga ganong kaso pero wala siyang police report. Mm-hmm. Mas mga ano lang, hearsay sa mga komunidad. Mm-hmm. Pero sa inyo, halimbawa sa Tondo, meron bang ganon na nagsasabi, pwede bang babayaran namin kayo ng halimbawa 50,000 o 30,000, kukunin namin yung isang kidney, yung mga ganyan. May mga nababalitaan ba kayong ganyan, Princess? Meron po. Meron din. Oo, sa inyo, Angel. Meron din po. Meron din. Mga gaano ito kalaganap? O, halimbawa, minsan nyo lang ba ito nababalitaan? O uso ba siya? Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman. No, kasi nakakabahala din. Karamihan din kasi dito mga matatanda, di ba, kung organ donations. Pero meron ding naghahanap talaga ng mga bata kasi parang mas malusog yata, tsaka hindi pa na-expose sa kung ano-anong bisyo, napapainom, nagyoyosi, di ba, at iba't iba pang bisyo. Kaya iniisip nila, mas malulusog yung mga internal organs ng mga taong ito. No? Pero pinakamainam talaga, na malutas yung sex trafficking sa ating bansa, kung hindi na nga kailangang makipagsapalaran pa at maakit pa sa iba't ibang mga kumbaga panloloko ng mga illegal recruiters itong ating mga kababayan. Tita Queen, siguro bago ka mag-anyaya sa mga aktibidad at kung nangangailangan ng volunteers ang Salinlahi Alliance for Children, ano ba ang inyong panawagan at siguro pagkakataon din para maihayag ano ang panawagan nyo kaugnay sa isyung ito at kaugnay din ng tindig ninyo sa sex trafficking? Ayun, katulad ng mga binanggit natin kanina, mas maigi at talagang ito yung mga kalutas sa issue ng sex trafficking ay magbigay ng trabaho doon sa mga magulang at sa mga pamilya para hindi na rin talaga sila na pipilitan o yung magkaroon sila ng choice na maghanap buhay doon sa kanilang sa trabaho, tapos bigyan ng, halimbawa, sa mga probinsya, yung mga kapatid natin na mga magsasaka, para hindi na sila
hindi na sila mag-iisip pa na maghanap ng trabaho sa labas ng bansa. May habol ko lang din, ano, kasi mainit na napag-usapan din last week, gagawin na raw legal ang prostitusyon. May ganong rekomendasyon ang United Nations. Ang salinlahi ba, pabor na gawing legal ang prostitusyon sa ating bansa? Siyempre hindi, dahil ito ay mas lalong magpapatindi ng pagtingin sa mga bata na sila ay pwedeng pwede silang gawing slave, sex slave. Mm-hmm. Mas lalo itong magpapatindi sa mga panarahas at paglabag sa karapatan ng mga bata. Ewan ko lang ha, kasi talagang nakakatawa rin naman itong United Nations report, kasi sabi nila, kailangan daw gawin ng legal yung prostitution para mayroon daw mga benepisyo. No, parang mga manggagawa daw itong mga sex workers na tinatawag o prostituted women and children. Tapos makakuha na sila ng benepisyo, SSS, ganyan, sahod. Eh kaya lang ewan ko ba, eh nagpatupad nga sila ng dagdag na sahod, 10 pesos. Diba? The living wage. Oo, living wage nga ang tawag ng KMU dito. No? Hindi living wage, kundi living wage. Pero sabi nga, eh kung yun ngang karaniwang manggagawa na hindi naman illegitimate yung trabaho, ay hindi nakaka-enjoy ng ganitong mga benepisyo na ang maaluan na sahod at seguridad sa kanilang hanap buhay, eh paano pa kaya yung prostitutes, di ba? Parang mas lalo lang nitong pinapakita na hindi nabibigyan ng solusyon yung problema sa kawalan ng lupa at kawalan ng trabaho, kundi mas bumubukas pa nga yung mga ganitong usapin para mas lalong gawing sex slave ang mga kababaihan at mga bata. Siyempre kung yung salinlahi at Gabriela yan, yung kanyang posisyon, ay matindi yung pagtutol doon sa balak na gawing illegalize ang prostitution sa Pilipinas. Mm-hmm. Hindi siya dapat nililegalize, dapat winawakasan siya. Yan, sabi naman ni Ami ng Palawan, para sa mga kapwa niya magulang, dapat palaging mag-iingat, bantayan at pangalagaan, ingatan ang ating mga anak at sa mga anak din na nakikinig. Huwag po kayong basta magpapadala sa mga sariling desisyon, makinig sa magulang, dahil yan ang makakabuti at nang hindi mapahamak at maging biktima ng sex trafficking. Napakaganda ng inyong topic. Salamat sa Kaya Natin To Kids mula kay Ami ng Palawan. At mula naman ito kay June, kakulangan ng kaalaman ang sanhi, kaya dapat maglagay ng mga kinatawan ng gobyerno para magbigay ng pangaral tungkol sa human trafficking, mula kay June ng Taguig. Queen, paano pwedeng makipag-ugnayan sa salinlahi ang ating mga tagapakinig? Meron kaming Gmail sa salinlahialliancefields@gmail.com at sa phone number namin na 4393104. Maaari pong magtanong din doon sa aming opisina, o kung meron man kayong mga alam na kaso ng sex trafficking sa mga bata, ay maaari din po kayong tumawag doon. Okay, maraming salamat, Queen! Ayan, at nakasama po natin si Tita Queen Rikyoma ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns. Thank you sa Salinlahi at napaunlakan nyo kami ngayong umaga. Maraming salamat din sa Kaya Natin To Kids at syempre sa lahat ng tagapakinig. At syempre maraming salamat ulit at paalam! Makabuluhan na naman na naging usapan natin ngayong umaga. Oo nga, dahil nga sa mga mayor na problema tulad ng kahirapan, kawalan ng lupa at ng trabaho, ay mayroon nga ang kaso ng sex trafficking ng mga bata at kababaihan. At nakakalungkot at nakakainis na wala namang sapat na tugon ng pamahalaan hinggil dito. Parating na lang kulang ang tugon nila sa lahat ng bagay. Siya nga. Eh kayo bilang mga bata, ano naman ang natutunan nyo at ano ang pwede ninyong gawin para naman matigil itong sex trafficking sa ating bansa? Sige, sinong mauuna sa inyo? Oh, nagtuturuan! Parang hindi nakinig kay Tita Queen na. Sige, anong pwedeng gawin ng mga bata kaugnay nito? Halimbawa, ito bang pagraradyo ninyo? Pagsasalita nyo linggo-linggo sa Kaya Natin To Kids ay makakatulong? Opo.
Mm-hmm. Dahil syempre nakakapagbigay tayo ng iba't ibang mga kaalaman, hindi lamang sa mga kapwa kids, kundi sa mga magulang din. Ano? At syempre, yung mga classmates ninyo. Aba, pagsabihan nyo rin, di ba? Oh, ikaw, ilang taon na, anong year mo na nga, Angel? Second year po. Oh, second year. Oh, baka may mga kaklasika na nabibiktima ng trafficking o di kaya inaalok. Aba, ingat-ingat kayo. Sabi nga, kadalasan din ang victims ng human trafficking ay mga OFWs. Ayan, kaya mag-ingat din at pinapauwi na sa Pilipinas ng patay at wala ng organs. Nako, nakakalungkot yan. Mula pa rin kay Bobby. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At nako, sabi nga natin, masusolusyonan ang suliranin ng prostitusyon at sex trafficking sa ating bansa kung meron sanang sapat na ikinabubuhay ang maraming magulang at nakakapag-aral ng husto ang mga bata. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating pagtalakay sa umagang ito, katulad na lamang ng natututunan linggo-linggo ni Lita Apyong, Rakrak Buloloy, Kalay at Winali na nakikinig sa Kaya Natin To Kids. At sino pa yung mga nagpapabati? Angel, sino to? Hello kay Doris Tabianan at John Ray Cordero ng Tarnate, Cavite na nakikinig sa Kaya Natin To Kids. At sino naman yan, Princess? Hello hello kay Habagat, Amihan, Abeng at Mama Ging sa San Mateo na nakikinig ngayon sa Kaya Natin To Kids. At magandang umaga rin kay Viel. Tulog pa yan nung umalis ako kanina sa bahay. Pero good morning sa inyo dyan. At hello sa Binhinang Laya at Children's Collective ng Salin Lahi. At maraming salamat syempre kay Nico, kay Mark, kay Ray sa pagtulong sa ating radio program sa umagang ito. Thank you. Kay Tita Mads, kay Tita Ilek, at kay Tito Carlo, happy listening sa inyo. Sa amin kayo makinig dahil tama na yung mga horror films. At okay, Tito Mon. Yan, maraming maraming salamat din. Hello din kay Andre at sa Calvo family. Ayan, ang dami-daming nag-text at nag-tweet. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating palatuntunan. Sino babatiin? Binabati ko nga pala yung taga-tundo dyan, si Mama, si Papa, sila Kuya Apyo, sila Alay. Hello sa inyong lahat. Binabati ko po yung mga taga-Cavite, si Mama, si Kuya Bulek, lalo po si Pei Saliet. Mm-hmm. At hello din sa mga teachers ng PAI, PAI CCDI, si Teacher Mariel at May at Ason at Ego na nakikinig ngayon sa Kaya Natin To Kids. Good morning, good morning! At dito po nagtatapos ang Kaya Natin To Kids episode natin ngayong linggo ng umaga. Basta pag alas gis na ha, tutok na kayo sa RMN. Wala nang ibang dapat na ginagawa. Pwedeng maglaba habang nakikinig sa Kaya Natin To Kids. At syempre, pakinggang muli ang episode na ito sa ating YouTube channel. Bumisita lamang sa youtube.com/kayanatintokids. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayong umaga. Maraming maraming salamat din syempre sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy lang po ang inyong mga ninyo kaming chikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com/kayanatintokids. Tweet lang mga friendships. At syempre, i-like nyo po ang Facebook page ng Arxaya sa www.facebook.com/arxayachildrights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit tanong sa pamamagitan ng Facebook. At syempre, inaanyayahan namin kayong muling makinig sa susunod na linggo, pareho pa rin oras at istasyon. Magsama-sama tayong makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To